nagbigay linaw sa lahat ng isyong pangrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan. Maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan. Lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya makinig at magtanong sa Talakayin ang Katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At yaong mga dinadalangin na ninyo na mga iba maliban pa sa kanya, kay Allah, ay hindi makatutulong sa inyo. Gayun din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. At kung sila ay inyong panikluhuran, sa patnubay, sila ay hindi nakakarinig at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa iyo datapwat sila ay hindi nakakakita. Quran chapter 7 ayah 197 hanggang 198. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Umar Banaag. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa mga kapatid na mga Muslim. At magandang hapon po sa mga kababayan, mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palantunan, ang Talakayin ang Katotohanan. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam na ipinadala po sa atin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating mga panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At meron din po tayong branch po ng ating tanggapan. Ito po ay matatagpuan naman sa Notre Dame Avenue, sa harap po yan ng Notre Dame University. At bukas din po yan, Lunes hanggang Biyernes, 9 to 5 p.m. po. At sa mga nais pong maging bahagi ng ating programa, maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan po sa ating hotline, 0915-506-3652. Ulitin ko po, 0915-506-3652. Pakilike na rin po yung ating page po sa Facebook, ang Bro Khalid Sanchez. Ito pong ating palatuntunan sa radyo ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ay i-search or i-type po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa natin pong tinalakay dito po sa radyo, no? Dito sa ating palatuntunan. Sa hapong ito, ang kasama ko po na magiging tagabasa po ay si Sheikh Morris Kabugatan. Assalamu alaikum sa iyo, Sheikh. No, siyang tagabasa natin. At of course, kasama ko rin po ang isa sa mga estudyante ko ng Comparative Religion, ang grupo ng Ulul Albab, si Brother Patman. Oh, bumati ka, may babatiin ka, Brother Patman. Oh, si, batiin mo na kung may babatiin ka. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yarsilli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, yung mga Muslim man o mapakristiyano, binabati ko po kayo ng magandang hapon, lalong-lalo na po sa mga kaibigan ko dyan sa Doña Teresa na nakikinig ngayon. Sina Norjana, Orly, si Brother Lubabs Bro, nakikinig ngayon. Si Brother Tuba, at si Lotfola. Kala ko magpunta ngayon dito, Bro. Inshallah, at baka darating din. Yung mga kapatid ko po doon sa Saudi, nakikinig ngayon. Si Baitata Ladzak. At yun naman sa Zeda, si Bayali Lumilis. Yun lang po.
salamat. Maraming salamat po. Ah, okay, good. Yan po si Brother Fatman. Of course, ako may babatiin din, brothers. Binabati ko po si Brother Omar Banaag po ng Luzon, si Sister Jane Pandalangan ng Abu Dhabi, si Sister Donabel Gary ng Kuwait, si Brother Nasruddin Ilya ng Jeddah, si Engineer Tizan Giamaludin at Engineer Nuruddin Bila ng Qatar, si Brother Boni Lidasan alias Randy Padilla ng Jeddah. Binabati niya si Benjamin Abdullah, ang kanyang tatay, nanay, lolo, anak na sina Johara Lidasan at Rim Lidasan, si Sister Sagira Ayunan at ang kanyang mister na si Jamil Reyes, si Brother Ibrahim Mendez na dumating na, nasa Kauswaga na siya, si Brother Abdullah Gayak ng Cotabato Hardware, dito po yan sa Cotabato City, si Sister Faida Marquez, si Brother Abdul Rauf di Kampong at si Ustaz Idris Babar ng Coronadale City. Sa inyong lahat, salamat alaikum. Okay, ready na kayo, Sheikh? Okay. Unang katanungan po, mula po ito kay Texter 966-5385-95475. Sabi niya ganito, Salam Bro Khalid. Walaikum salam, Raktula. Sino ba ang masama? Tao o hayop? Sabi niya, sino raw ba ang masama? Tao o hayop? Kasi may tao na magsabi na hayop ka talaga. Tama, no? Grabe. Hayop ka talaga. Nasir Galula ng Riyadh. Okay. Sa bagay, no, Sheikh? Minsan narinig natin sa mga expression ng mga tao, kapag nagagalit, sabihin nila, hayop. Hayop ka, no? Wala tayong narinig na hayop na sabi na tao ka kapag siya galit. Di ba, Brother Patma, no? Wala, no? So, ang tanong niya sa atin ay, sino raw ba ang masama? Yung bang tao o yung hayop? Okay, ganito po yan. Ayon po sa maluwalhating Quran, ang masama, sabi na natin, pinakamasama, ay yung hindi mananampalataya. Yun ang sinasabi, no? Yung hindi mananampalataya. Kihayop ka man, kitao ka man, yan ang pinakamasama. Well, kung yung hayop, nananampalataya siya, mananampalataya siya, tapos yung tao hindi mananampalataya, mas masama pa yung tao kaysa hayop. Kaya ang sabi ng Dakilang Tagapaglikha, ang pinakamasama, yung hindi mananampalataya. Ito po ay mababasa natin sa chapter 8. Ang talata po ay 55 po ng Quran. Sabi niya, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna sharrad dabbi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan, ang pinakamasalama sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa paningin ni Allah ay ang mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah na sumasamba sa iba maliban pa sa kanya. Yeah. Nagtakwil sa mga sugo at hindi naniniwala sa kasulatan. Kaya sila ay hindi na mananampalataya. Ito ang sabi ng Dakilang Tagapaglikha. Sabi niya, katotohanan ang pinakamasama sa lahat ng nabubuhay na ninalang o nilalang sa paningin ng Allah, sa paningin ni Allah, sino? Ay ang mga hindi sumasampalataya. Tindi siya, no? Tindi pala, no? Yun daw ang pinakamasama, yung hindi sumasampalataya. Sino ito? Itong mga hindi sumasampalataya. Alamin natin ito, Sheikh. Ito raw ang pinakamasamang nilalang na naglalakad sa mundong ito, sabi ng Quran. No? Sino ito sila? Itong mga pinakamasamang nilalang. Ito po, basahin natin sa chapter 98. Simula natin, Sheikh. Dito po yan sa 6. No? 6. Ayan. Okay, ikaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Patman. Katotohanan, sila na hindi sumasampalataya sa relihiyong Islam, mm-hmm. sa lipon ng angka ng kasulatan, mm-hmm. mga Hudyo at Kristiyano, at mga Pagano, mm-hmm. mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mm-hmm. ay mananahan sa apoy ng impyerno, mm-hmm. magpakailanman. Mm-hmm. Sila ang pinakamasama sa lahat ng mga nilalang. Pinakamasama, ayun. Ito pala ang mga pinakamasama sa lahat ng nilalang, no? Sino sila? Ito yung mga hindi sumasampalataya sa Islam. Of course, ito yung nasa lipo ng angka ng kasulatan na ang tinutukoy ay Hudyo at Kristiyano. At, meron pa, mga musrik, yung mga pagano, yung mapagsamba sa Diyos-Diyosa. Sila raw ay titira sa impyerno magpakailan, no? Khalidina fiha. At sabi pa dito, ulaika humuhum sharrul bariya. Grabe siya, no? Sila ang pinakamasama sa lahat ng nilalang. Sharrul bariya. Sila ang pinakamasama. Bakit? Sapagkat hindi sila mananampalataya. Ngayon, kung merong pinakamasamang nilalang, abay sino naman ang pinakamabuti? Pinakamainam. Oh, doon naman tayo sa pinakamainam para consolation, brother, no? Ito naman ang pinakamainam sa lahat ng nilalang. Okay. Dudugtong lang natin, Sheikh, sa 7:98-7 ang Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Iqra. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa Islam at mga pinag-uutos nito at nagsisigawa ng mabuting gawa, sila ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang. Sila raw ang pinakamainam. Sino ito? Yung mga mananampalataya at gumagawa ng kabutihan. Ang Allah nagsabi, sila naman yung pinakamainam. Ngayon, itong mga taong mananampalataya, gumagawa ng kabutihan na sinasabi ng Allah na silang pinakamainam na nilalang, saan ba ito sila mapunta? Ano bang gantimpala ang aabuti ng mga taong ito? Susunod pa rin natin, Sheikh, ang panghuling talata, ang utso, no? Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Yun, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ikaw. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Si Allah ay tunay na naglulugod sa kanila. Gayun din naman sila kay Allah. Ito ay para sa kanya na may pangangamba kay Allah. Ayun. Ang sabi dito, ang gantimpala daw ng mga taong mananampalataya, mga taong gumagawa ng kabutihan, mga taong pinakamainam sa lahat ng nilalang, sabi ng dakilang tagapaglikha, ang kanilang gantimpala ay mula sa kanilang Panginoon. Ano ito? Ito ay ang paraiso. Jannah. Nasa ilalim nito, may description pa, no? Masyaallah. Sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy at mananahan sila rito magpakailanman.
si Allah ay tunay na nalulugod sa kanila. Gayon din naman sila kay Allah. Ito ay para sa kanya na may pangangamba kay Allah. Yun po ang sinasabing pinaka mainam na tao at ang gantimpala na sinasabi ng dakilang tagapaglikha para sa kanila, para iso. Taliwas Sheikh, no? Taliwas Brother Patman doon sa hindi mananampalataya, doon sa mga kufar. Sila pala ang pinakamasamang nilalang sa mata ng dakilang tagapaglikha. So, hindi yan hayop. Kahit sabihin mo pa na sila'y mga gwapong tao, sila'y mga mapuputing tao, mga magaganda, mayayaman, mabait. Sabihin natin ganyan. Ngunit sila'y hindi mananampalataya, abay, sa tingin ng Allah, sila naman, sila yung pinakamasamang nilalang dito sa kalupaan. Hindi pala yung hayop. Abay, buti pa yung hayop dahil yung hayop sumusunod siya sa kalooban ng dakilang tagapaglikha kung paano siya inilikha, di po ba? Ngayon, ang Biblia may binabanggit din na masama. May binabanggit din ang Biblia na masama. Ano itong masama na binabanggit ng Biblia? Ito, ang Biblia nagsabi na may masama rin sa Biblia. Masamang espiritu. Yes, masamang espiritu. Ngunit, itong masamang espiritu na sinasabi ng Biblia, alam niyo ba kung sino ang nag-utos nito siya? Masamang espiritu. Yung palang masamang espiritu sa Biblia pala, ang nag-utos niyan ay ang Diyos. Hindi demonyo, hindi si Satanas, kundi ang Diyos. Mabasa natin yan sa aklat ng mga hukom, 9, ang talata po ay 23. Ganito po ang bagasabi. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu. Sa Biblia pala, Sheikh, yung Diyos sugo niya yung mga masamang espiritu. Lupit no, no? Grabe. Sa Biblia. Sinugo niya yung masamang espiritu. Kala siguro, mabuting espiritu lang ang sinusugo ng Diyos ayon sa Biblia. Pati yung masamang espiritu, ayon sa Biblia, sugo rin ng Diyos pala yun. Masamang espiritu yan, no? Bad spirit. Ewan ko kung paano ipaliwanag ng pastor yan. Yan po ang aking kasagutan, aming kasagutan sa nagtanong kung sino ba ang masama. Mula naman po kay Texter 971-5516-39357. Salam, Brother Khalid. Kapatid sa pananampalatayang Islam. Waalaikum salam. Si Ming ito, inborn Muslim. Oh, meron palang ganun siya, no? Mga inborn. No? Yung outborn. Wala. Yung mga born legacy. May mga ganun eh. Born supremacy. Kita niyo yun? Hindi kayo familiar sa mga ganun. Hindi kayo sa word. Ah, yung ganon? Okay. Dito Minaw sa Dubai. May tanong ako sa'yo. Siguro mahirap itong tanong niya, Sheikh. Oh. Sabi niya, sino ang pwede kong tawagan dito sa Islamic Center dito sa Dubai? Apa, ang hirap ka ng tanong nito. Kasi bago pa ako dito. Importante kasi na may mga kasamahan ako dito na kaibigang Kristiyano. Kaibigang Kristiyano. Gusto mag-Muslim. Iwala pa ako alam dito. Wait ko sagot mo, Brad. Napakahirap nga ng kanyang tanong, Sheikh. Kasi, alam mo kung bakit mahirap. Eh, buti pa siya, nakapunta na ng Dubai. Ako, hanggang dito lang tayo yata sa Pilipinas. Libot lang tayo ng libot sa Mindanao. At alhamdulillah, at itinatanong pa niya sa atin kung saan yung Islamic Center ng Dubai kahit na hindi ako nakakapunta doon. Ibig sabihin talaga namang ang kapatid nating ito ay may tiwala siya na kahit na hindi tayo nakapunta doon ay may alam tayo sa lugar niya na nauna pa siyang napunta kaysa sa akin. No? Pero katulad ng sabi ko sa iyo kapatid na Ming, napakahirap ng tanong mo. Kasi hindi pa ako nakakapunta ng Dubai.
Wala akong alam ng Islamic center doon na maaring doon kita ma-refer. Siguro sa mga nakikinig sa atin, sa mga nanonood sa atin sa YouTube, baka may alam sila, pwede silang mag-message sa akin, no, para mabasa natin at maipaabot ko sa iyo, kapatid, yung hinahanap mo na Islamic center sa Dubai. Kasi daw, meron daw siyang kaibigang Kristiyano na gusto raw mag-Muslim. Dadalhin niya doon sa Islamic center. Problema, wala siyang alam. Ako, wala rin pong alam kasi hindi pa ako nakakapunta dyan. So, yun lang po siguro, no? Pero, meron lang akong gustong linawin doon sa sinabi niya, Sheikh, na kaibigang Kristiyano. Kaibigang Kristiyano. Ako po kasi, kung mapansin niyo po, sa simula ng aking mga greetings, introduction ng ating program, sinasabi ko, salamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at sa mga kababayang Kristiyano. Pwede ko naman sabihin din kaibigang Kristiyano, eh. Pero mas pinili ko yung salitang mga kababayang Kristiyano. Bakit? And itong nagtanong sa atin, ginamit yung salitang kaibigang Kristiyano. Ano po bang problema doon? Pwede ba na ang isang Kristiyano ay kakaibiganin mo? Yan ang tanong, Sheikh. Pwede bang maging makipagkaibigan sa Kristiyano? Ito. Para mas lalong maliwanagan tayo, hindi natin ito tatalakayin para magkaroon ng division, ano po, sa pagitan natin at sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, kundi upang magkaroon ng tamang pagkakaunawa na tayo mismo dapat alam natin kung ano ang paniniwala dito sa ating reliyon. Kasi andito tayo, sabi mo nga, inborn. Buti ka pa inborn, kapatid. Eh ako, balik. dapat higit na mas maalam ito, di po ba? Ito po ang sabi ng Dakilang Tagapaglikha sa chapter 5. Ang aya po ay 51 tungkol po sa pagkipagkaibigan sa mga Christian. Ikura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikra. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang awliya, kaibigan at tagapangalaga, katulong. Sila ay awliya lamang sa bawat isa sa kanilang lipon. At sino man sa inyo ang kumuha sa kanila bilang awliya, kung gayon, siya ay isa sa kanila. Katotohanan, si Allah ay hindi mamamatnubay sa mga tao na zalimun. Mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang liwanag pala, no? Sinabi ng Dakilang Tagapaglikha sa maluwalhating Quran, ulitin ko lang ang binasa ni Brother Patman, o kayong nagsisampalataya, ina-address ito doon sa mga sa atin. Huwag daw. Talagang matindi ito siya, kay huwag talaga. Huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang awliya. Ngayon, close and open parenthesis, merong pinakamalapit na kahulugan yung awliya. Sa Arabic, unang kahulugan, sabi niya, kaibigan. Pangalawa, tagapangalaga, o di kay katulong, sabi niya. Sila ay awliya lamang sa bawat isa sa kanilang lipon. Kaya po, yung salitang kaibigan Kristiyano, aba, big deal yun. Ngayon, sabihin mo, ibig sabihin pala, ang mga Muslim ay hindi pala kaibigan. Mayroon din kaibigan ang mga Muslim. Sino ang dapat kaibiganin mo? Sino ang dapat nating kaibiganin? Ito po.
ang dapat nating kaibiganin. So chapter 5 pa rin, ayah 55 ng Quran, ikuro. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikra. Katotohanan, ang inyong wali, tagapangalaga at tagapangkilig ay si Allah ang kanyang sugo at ang mga sumasampalataya. Si Allah ang kanyang sugo, mga sumasampalataya na nag-aalay ng sala, takdang pagdarasal ng mahinusay ang nagbibigay ng zaka katungkulang kawanggawa. Yun. At sila ay yumuyukod sa pagdarasal. Yun. Ito yung mga kaibigan natin pala, no? Of course, una dyan, yung wali natin ang Allah. Una sa lahat yun. Pangalawa, sabi niya, yung sugo. Oh. And then, sabi niya, yung mga sumasampalataya na nag-alay ng sala. And then, na nagbibigay din ng zakat. Yun pala yun. So, may kaibigan ka rin pala, Sheikh, no? Pero hindi sinasabi na yung kaiba sa pananampalataya. Na paano kung ang Kristiyanong ito ay yumakap sa Islam? Pwede mo ba siyang maging kaibigan, brother, of course, pwede na. Dahil bakit? Siya ngayon ay sumasampalataya na. Meaning, pwede mo na siyang maging kaibigan. At, higit sa lahat, hindi lang basta-basta ang kaibigan niya. Siya pa ay kapatid mo na sa pananampalataya. So chapter 9, ang talata ay 11, ayan 11, ikuro. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikaw. Datapwat, kung sila ay magsisisi at mag-alay ng sala at dang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka katungkulang kawanggawa, kung gayon sila ay iyong mga kapatid sa pananampalataya. Yun ang liwanag. Kapag ka sila raw ay magsisi, sabi ng dakilang tagapaglikha, paintabo, kapag ka sila ay magsisi, sabi niya, wa aqamu sala, at sila ay magdasal, wa atu zaka, at magbigay ng zakat, kung gayon sabi niya fa ikwanukum fid din, sila ang mga kapatid mo sa din, sa Islam, kapatid mo na siya. Ngayon maaaring itanong ng ating texter, ibig sabihin pala, dahil bawal sa ating makipagkaibigan sa ganyang uri ng mga nilalang, ibig sabihin pala, pwede natin silang, hindi natin sila pakitunguhan ng mabuti? Hindi po. Mali po yun. Hindi pinagbabawal ng dakilang tagapaglikha na pakitunguhan natin sila ng mabuti. In fact, dapat ganun nga eh. Ang isang Muslim, pakitunguhan o marunong makitungo ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ganun dapat. Regardless kung anong relihiyon siya, dapat pakitunguhan mo siya ng may kabutihan. Lalong-lalo na kung ang taong ito ay hindi ka naman niya kalaban. No? Hindi pinagbabawal yun. Sinabi ng dakilang tagapaglikha sa chapter 16 ng Quran, ang talata ay utso, sabi niya, ikro.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ganito po yan, ikaw. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah sa mga tao na hindi nakikipaglaban sa inyo yun sa pananampalataya mm. at hindi nagtataboy sa inyo sa inyong mga tahanan na, na sila ay inyong pakitunguhan ng mabuti yun. May kagandahang asad mm. at makatarungan mm. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. Ang sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, hindi raw ipinagbabawal, sabi niya. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah, sabi niya, sa mga tao na hindi nakikipaglaban sa inyo sa pananampalataya at hindi nagtataboy sa inyo sa inyong mga tahanan, sabi niya, na sila ay inyong pakitunguhan ng mabuti. Sabi niya, open and close parenthesis, may kagandang asal at makatarungan. Dapat maging makatarungan din pala, no? Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. So, hindi ibig sabihin na hindi tayo kaibigan, hindi na ako mabuti sa iyo. In fact, dapat mabuti ako sa iyo. Ang isang Muslim pala, mabuti sa kanyang kapwa. Regardless kung ano ang kanyang reliyon, mabuti siya. Kasi hindi siya pinagbawalan ng Allah na maging mabuti sa kapwa. In fact, yun ang dapat na gagawin, maging mabuti, no? Ngayon, yung pagkakaibigan, yung pakikipagkaibigan, sad to say, naka-reserve po talaga yun doon sa pariho mo ng pananampalataya. Doon talaga naka-reserve yan. Dahil kapag ang pakikipagkaibigan mo ay ibinigay mo sa hindi mo kapareho ng pananampalataya, maaring mailigaw ka niya. Yun naman talaga ang pinakapunto doon, Sheikh, di po ba? Tingnan mo, subukan mong makipagkaibigan sa lasinggo. Ikaw, hindi ka lasinggo. Ang kaibigan mo ay lasinggo. Sugarol, wow. Sabi nga ni Rizal, di ba may kasabihan si Rizal? Ano yung sabi niya? Sabihin mo kung sino ang kaibigan mo. Lapit ka doon, sabi doon, sige. Sabi niyo si Rizal, sabihin mo kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Kami yun, bro? Oh, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oh, sabi ni Rizal yun. Sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa'yo kung sino ka rin. Sa mga tweed, itong pakikipagkaibigan dapat ay pinipili ito. Pinipili. Dahil kung hindi ka mapili sa pakikipagkaibigan, maaring iligaw ka niya. Iligaw ka niya. Iligaw ka ng kaibigan mo. So hindi ngayon mapapangalagaan ang pagkatao mo, yung pananampalataya mo sapagkat maaring iligaw ka ng kaibigan mo kung siya'y masama, kung siya hindi manampalataya. Tingnan mo ha, sa chapter 25 ng Quran, ang aya ay 28 hanggang 29 po tayo siya. Simulan natin dito. Sabi dito, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Kasawian sa akin. Sana kahit na kailan ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino lamang bilang isang kaibigan. Yun, tuloy mo sa 29. Katotohanan, siya
ang umakay sa akin na mapaligaw sa paala-ala ang Quran, matapos na ito ay dumatar sa akin. Mm. At si Satanas ay lagi nang hindi maaasahan ng tao sa sandaling ng pangangailangan. Ito yung maging expression niya, Sheikh, no? Kapag siya ay nailigaw na ng kanyang kaibigan. Ah! Sabi niya, kasawian sa akin, sabi niya. Sana! Nagsisi pala siya. Sana! Kahit na kailan ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino bilang isang kaibigan. 29. Katotohanan siya ang umakay sa akin na mapaligaw. Saan? Sa paalaala. Matapos na ito ay dumatal sa akin. At si Satanas ay lagi nang hindi maasahan ng tao sa sandali ng pangangailangan. Yun pala. Kaya ang purpose kung bakit ipinagbabawal sa isang mananampalataya ang makipagkaibigan doon sa hindi niya kapariho ng pananampalataya ay upang hindi siya mailigaw. At bandang huli, Sheikh, magsisi siya. Sana hindi niya itinuring ang kung sino-sino bilang kaibigan. Naligaw tuloy siya. Di po ba? Logical po yan kasi maging sa Biblia, Sheikh. Ipinagbabawal sa Biblia sa isang Kristiyano na makipagkaibigan sa hindi niya kapareho ng pananampalataya. Maging sa Biblia, ganun din eh. Sabi nga sa Biblia sa Corinthians, 2 Corinthians 6 verse 14. Ako magbabasa sa English. Sabi niya, do not go into partnership. Do not go into partnership with those who believe differently with you. Ayan. Tagalogin po natin. Pangalawang Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga hindi nagsisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Ang liwanag, sabi ng Biblia, huwag ka raw makipagkaibigan doon sa ibang pananampalataya, sabi niya. Bakit? Ano ba, sabi niya dito, Sheikh, ano ba ang saysay na magsama yung katwiran at kalikuan? O di kaya'y yung magsama ang kaliwanagan at kadiliman, sabi niya. Kaya maging sa Biblia, ang kaibiganin mo lang yung kapariho mo lang pala ng pananampalataya ayon sa Biblia. Bawal din pala sa Biblia ang makipagkaibigan ka ng kung sino-sino. Oh, si Kristo nga eh. Alam mo, si Kristo siya. Si Kristo mismo nagpahayag. Ito, hindi naman ito pakikipagkaibigan. Yung pakikipagkapatiran. Kahit si Kristo ay nagpahayag siya kung sino lang ang dapat niyang maging kapatid. At mga bro and sis. Tingnan niyo ah. Sa Marcos 3, simulan ko sa 32 hanggang sa 35, ganito po ang pagkakasabi. At nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, sa palibot ni Kristo. At sinabi nila sa kanya, narito, nanga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. Si Kristo daw siya, habang nakaupo siya, maraming nakapalibot sa kanya na tao. Tapos may isang nagsabi na, Jesus, hinahanap ka ng iyong ina at ng iyong kapatid. Nagsabi na ganun. Anong sagot ni Kristo? 33. At sinagot niya sila. At sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? Sabi ni Kristo. Ang sagot niya, patanong. Tanong. Sino ang aking ina at aking mga kapatid? Kasi may nagsabi, yung nanay at mga kapatid mo, nandun, hinahanap ka. Kaya ang sagot ni Kristo, Kristo, sino ang aking ina at aking mga kapatid? 34, sabi niya. At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito ang aking ina at aking mga kapatid. 35. Sapagkat,
Sino mang gumaganap sa kalooban ng Diyos, ito ay aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. Ang sabi ni Kristo, yung daw gumagawa sa kalooban ng Diyos, yun ang aking kapatid. Yung hindi gumagawa, sabi ni Kristo, hindi niya kapatid yun. Sumasaway, sumusuway sa kalooban ng Diyos, sabi ni Kristo, hindi niya kapatid yun. Ang kapatid niya, yung gumagawa daw sa kalooban ng Diyos. Aba, ganun-ganun din sa sinasabi ng Suratul Tawbah siya kanina, no? Kaikwano kong fiddin, kaikwano kong fiddin, yung nagsisisi, yung nagdarasal, yung nagbibigay ng zakat. Paintabo, wa akamus sala, wa atun zaka, faikwano kong fiddin. Sila yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Kaya, sa kay brother natin ito, nililiwanag ko lang po. No? Actually, hindi naman niya tanong. Nililiwanag lang natin, Sheikh, para at least magkakaroon siya ng tamang pagkakaalam na sa atin pala, dapat kabutihan ang ipapakita mo sa kanila, ngunit yung pakikipagkaibigan, i-re-reserve mo ito sa tamang nila lang. Para hindi ka maligaw, hindi ka niya iligaw. Okay? Dahil kung ang kaibigan mo ay demonyo, siyempre, ililigaw ka rin ng demonyo, di ba? Oh, ganun lang kasimple. Pero kung ang kaibigan mo ay mananampalataya, hindi ka niya ililigaw. Dahil mananampalataya rin siya, katulad mo. Inshallah, nawa ay naintindihan yan. Okay. Mula po kay Texter 0935-9763-661. Assalamu alaikum, Brother Khalid. Wa alaikum salam. Brother Khalid. Kapatid na Khalid. Pwede yan kasi, ano yun, no? Muslim din siya. Kaibigang Khalid. Pwede rin. Kaibigang Patman. Mas ma-level up yung kapatid. Ah, okay, good. Kung sa Islam po ay may nagbalik Islam, sa Christian naman po ba may nagbalik Christian po? Kung sa Islam daw, Sheikh, ay may nagbalik Islam, sa Islam may nagbalik Islam, meron daw din po bang nagbalik Christian? Mas marami. Alam mo, sa Islam, may nagbalik Islam, meron ding labas Islam. Meron din eh. Meron ding labas Islam. Tingnan mo ha. Sa chapter 3 ng Quran, hindi naman nagpublic ang Christian. Aya ay 86. Hindi naman. Naglabas. Naglabas. Islam. 86. Ikra. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikura. 86 ba? Yes. Paano? Paano baga papatnubayan ni Allah ang mga tao na tumatangging sumasampalataya kay Allah matapos na sila ay mananampalataya sa Kanya at matapos na sila ay magbigay saksi na ang sugo Muhammad ay katotohanan at matapos ang maliliwanag na katibayan ay dumata sa kanila at si Allah ay hindi mamatnubay sa zalimun mga tampalasan at mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan yung mga labas Islam. Labas. Kasi sabi ng Allah, paano baga papatnubayan ni Allah ang mga tao na tumangging sumampalataya matapos na sila ay manampalataya? E di lumabas. Nanampalataya, pagkatapos tumanggi. E ibig sabihin, lumabas. Labas Islam yun. So ibig sabihin, sa Islam, meron ding labas Islam pala. Di lang balik Islam, bumalik, may lumabas din. Ngayon sa Christianity, meron ding umalis sa relihiyong Christianism. Sino yun? Ito, kausap nyo. Oh, narinig nyo. Ako na yun, lumabas. Ako na ang patunay. Meron bang Kristiyano na lumabas sa Christianism? Meron, marami.
Kabilang na ako doon. Meron din bang balik Christian? Meron din. May proof na. Meron yan. So, buti na lang, hindi niya itinong sa atin kung bakit tayo umalis, no? Sa pagiging Kristiyano. So, yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Mula po kay Texter 0936-3405-203. Brad! Oh, Brad ito. Ano po ba ang dahilan kung bakit bawal makinig ng music? Magandang tanong ito. Magandang tanong ito. Naghahanap siya ng dahilan. Dahilan ang hinahanap niya. Ano raw ba ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang makinig ng music? Ang tanong ko sa iyo, Brad, bago kita sasagutin ay, anong klaseng music ba ang tinutukoy mo? Kasi, maraming uri ng musika. Yung narinig natin na azan, it is also a music. Yung pagtawag ng azan, music yan eh. Reading Quran is also a music. Yung pagbabasa natin ng Quran, music yan. Music yan. So, ang tanong ko sa'yo, anong music ba ang tinutukoy mo kapatid na bawal? Yung music ba na Western o yung Islamic na pamaraan na pagmumusika? Hirap sagutin, no? Kasi, general na kasi. Merong kasing music na nakakapagpalapit sa Allah. Meron ding music na ililigaw ka sa Allah. At yung music na hindi nakakapagpalapit sa iyo sa Allah, yun ang music na bawal sa Islam sapagkat ililigaw ka nga niya. Ililigaw ka. Ito po, basahin natin sa chapter 31. Ang aya po ay 6 ng Quran. Ikuro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikor. At mayroon sa mga tao ang bumibili ng walang kabuluhang pag-uusap. Alalaumbaga, ang musika at pagkanta upang iligaw ang iba. Sa landas ni Allah na walang kaalaman. Ayun. Upang iligaw yung mga walang kabuluhang musika. Mga useless na mga music. Katulad ng yung kanta ng mga sa Western. No? Yung ang pinupuri niya, yung kanyang kasintahan. Imbis na pagpupuri sa Allah, yung pinupuri niya, yung kanyang kasintahan. Yung kanta patungkol sa kanyang kasintahan, sa kanyang pag-ibig. Sabi ng Allah, mayroon daw sa mga tao ang bumibili ng walang kabuluhang pag-uusap, walang kwenta, useless, no? Open and close parenthesis, sabi niya, ang tinutukoy niya, ito yung mga music, yung pagkanta, upang iligaw ang iba sa landas ni Allah. Yun talaga ang pinaka-prime purpose ng mga music na bawal siya, kayo. Ilayo ka sa pag-alaala kay Allah. Dahil kung marinig mo na yung mga kantang katulad ng Aray naku, mga ganyan, ang naisip mo iba eh, hindi si Aba eh. Oh? O di kaya ang marinig mo na kanta siya, yung mga kanta ng mga Air Supply, mga kanta ng mga yung Santong Kabayo, mga ganyan ba? Natatawa ako. Iba na yung mga maalala. Ang maalala mo dyan, hindi yung dakilang tagapaglikha. Ang maalala mo, panay kademonyuhan. Yung mga kanta na patungkol sa mga inumin. Diba? May mga ganun siya, diba?
Kabilin-bilinan ng lola. Tungkol sa ano yun eh? Tungkol sa ano yun eh? Tungkol sa pag-inom. Tapos, sinasabayan pa ng mga musical instrument na pinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paggamit ng mga instrumentong pangmusika na gumagamit ng string. Tulad ng gitara. Oh. Sa atin, ang pwede lamang yung daf. No, shake, no? Yung daf. Tambul. Yan. Kasi sa panahon ng prophet, may tambul. Pero yung mga musical instrument na katulad ng guitar, may string, bawal na po yan. Eh, yan ang ginagamit. Yung mga piano, yan. Guitar, pompiang, magano ba? Oh, violin. Violin. So, ito'y pinagbabawal. Yan ay instrumento ng demonyo. So, instrumento ng demonyo ginamit doon sa kanta na ang pinupuri ay either yung kanyang kasintahan, makamundo. So, ang purpose nito naman ay upang iligaw ka talaga sa pag-alala, dalhin ka sa pagkaligaw, malimutan mo ang lumikha sa iyo. Ayun pala, ang maalala mo siya, yung kamunduhan na lang lahat. Pansinin mo ba siya kung makinig ka ng mga love song music? Parang naalala mo yung kabataan mo nung ikay in love na in love, you know? Hindi mo maalala yung dakilang tagapaglikha. Di ba, brother, rapat man? Kapag ka Valentine's Day, ganun. Mapapakinggan mo yung mga lovers mo. Allah Akbar. So, yun po ang pinaka-purpose kung bakit yan ginawa upang iligaw ang tao. No? Kaya sa atin, dapat ang pakinggan natin ng musika, sapagkat meron namang musika na hindi bawal eh. Ang pakinggan natin ng musika yung katulad ng pagbabasa ng Quran. May benefit ka ba? Yes. Magtasbi ka na lang. No? Alalahanin mo ang Allah. May reward ka na. No? Hindi ka pa nailigaw. Yun po ang aking kasagutan. Texter 0916-299-4832. Salam, Brad. Walaikum salam. Rahmatullah. Ano po ba ang parusa sa mga mayayamang hindi nagbibigay ng zakat sa kapwa? Sa halip na ibigay sa mga kapuspalad, ay binibili pa ng mga walang kwentang bagay. Albin ng Dato Piang. Ah, maganda ito, Sheikh, ang tanong niyo. Ano raw ang parusa doon sa mga mayayaman? Buti na lang, Sheikh, hindi tayo mayaman, ha? No. Kasi, kung nagkataon eh, baka ang tanong ay ganito, ano ang parusa sa mga mahihirap na hindi nagbibigay ng zakat? Eh, walang ganun, no? Ang tanong niya is, ano raw ang parusa sa mga mayayaman na hindi nagbibigay ng zakat? O nga, no? May mga mayayaman, Sheikh, na imbis na sila ay magbigay o ibigay nila yung karapatan ng mga mahihirap, ang pagbibigay ng zakat sa kanila, ang ginagawa ng mga taong ito ay binibili nila ng mga bagay na wala namang kwenta. Katulad halimbawa ng, yung iba, hindi lang bumibili, talagang winawaldas, tumataya sa sugal. So ang tanong niya, ano raw ba ang parusa sa mga taong mga mayayaman na hindi nagbibigay ng zakat? Ito po ang sagot ko. Ang sagot ko po, ayon sa Quran, hindi lang doon sa mga mayayaman, kundi sa lahat ng maramot. Sa lahat ng biniyayaan ng Allah ng kasaganaan, ngunit ito'y kanyang ipinagdamot niya ang parusa sa kanya sa kabilang buhay. Yung mga bagay na kanyang ipinagdamot, itatali yun ng Allah sa kanyang liib. Basahin natin sa chapter 3, ang talata ay 180, aya 180 ng Quran. Ikura. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikra. At huwag akalain na mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya, na ito ay mabuti sa kanila. Kaya sila ay hindi nagbabayad ng zaka, katungkulang kawang gawa. Hindi ito ay higit na masama sa kanila. Ang mga bagay na kanilang ipinagraramot ay itatali sa kanilang liig, na katulad ng kadenang kwelyo sa araw na muling pagkabuhay. Allahu Akbar. Nakakatakot ito, Sheikh, pala, no? Sabi ng Allah, huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan. Allah, binigyan ka ng Allah ng kasaganaan, ano po? Pinagmamaramot mo ito. Sabi ng Allah, huwag mo akalain. Sabi niya, na ito ay mabuti sa kanila. Akala niya siguro mabuti ito sa kanya. Sabi ng Allah, kaya sila ay hindi nagbabayad ng zaka, katungkulang kawang gawa. Hindi! Sabi ng Allah, ito ay higit na masama sa kanila. Ang mga bagay na kanilang ipinagmaramot ay itatali sa kanilang liig na katulad ng kadenang kwelyo sa araw ng muling pagkabuhay. Halimbawa, ipinagmaramot mo yung kursi. Aba, baka itatali sa liig mo yun. Paano kaya itatali yun, Sheikh? Yung bisikleta mo, pinagdamot mo. Paano kaya itatali sa liig yun, Sheikh? Yung cellphone. Aba, kung sa dami ng bagay na ipinagdamot niya, nakatali lahat sa liig niya yun sa araw ng paghuhukom. Nakakasama sa kanya yun, no? May paano pa siya maliligtas niya. Ngayon, may mga tao naman na gumagastos, Sheikh. May mga tao na mayayaman. May mga tao na gumagastos, kaya nga lang, yung paggastos naman niya ay pakitang tao. May ganun, di ba? Sabi niya, dapat hindi ako maging maramot, ha? Hindi nga siya maramot, mapagbigay, gumagastos. Kaya nga lang, ito'y pakitang tao. Aba, ano naman ang kahinatnan na mga gumagastos ng kanilang kayamanan, ngunit ito ay upang makita ng tao na siya ay nagbibigay, pero actually hindi naman siya mananampalataya talaga. Ito po, chapter 4, ang aya po ay 38 ng Quran. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikura. At gayon din, aming inihanda ang Kaaba, ang kababaang kaparusahan sa mga gumugugol ng kanilang kayamanan upang mamamalas lamang ng tao at hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. Sila ang mga kaibigan ni Satanas. Grabe naman yan. At sino mang pumili kay Satanas bilang kaibigan, kung gayon, tunay na masamang kasama siya. Grabe, no? Kanina, kaibigang Kristiyano. Ngayon naman, kaibigang demonyo. At gayon din, sabi ng Allah, close and open parenthesis, open and close pala, aming inihanda ang kaaba-abang parusahan. Sabihin, talagang nakakahiya. Sa mga gumugugol ng kanilang kayamanan upang mamamalas lamang ng mga tao. Upang makita lang. Riya, no, Sheikh? At hindi sumasampalatay kay Allah at sa huling araw. Sila raw ang mga kaibigan ni Satanas. Close, open and close parenthesis. Matindi. Ngayon,
paano, saan pala namin gagastusin yung aming kayamanan? Yan, magandang katanungan ni Sheikh. Kung ganun, saan namin gagastusin ang kayamanan? Halimbawa, mayaman na si Sheikh Morris, no? Inshallah, amin. No? Pagdating ng panahon, maging mayaman ni Sheikh. Saan ko gagastusin ang aking kayamanan? Magyaman din si Brother Patman. Saan niya gugulin ang kanyang kayamanan? Chapter 2, ang talata ay 195 ng Quran. Ikuro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sa gumugugol. At gumugol. At gumugol kayo. At gumugol kayo. Yun. Saan daw? Ng inyong kayamanan. Aha. Alang-alang sa landas kapakanan ni Allah. Yun. Sabi niya. At gumugol kayo. Ibig sabihin, gumastos ka ng iyong kayamanan sa kapakanan ni Allah. Sa landas ng Allah. Sa makatuwid, katulad ng sa da'wa. Ito sa landas ng alaytoship, you know? O di kayo sa jihad, sa doon nyo gagastusin ang kayamanan nyo. Dito sa program natin, sa da'wa, naku po. Iilan lang ang mga taong masasabi nating may puso na tumulong sa jihad o di kayo sa da'wa. Alam mo, dito sa Cotabato Sheikh, ang daming mga milyonaryo dito. Dami. Kung itong mga mayamang ito ay magsama-sama upang tulungan ang pagpapalaganap ng Islam, naku po, malaking bagay. Kahit na siya nakaupo sa kanyang bahay, ngunit yung kayamanan niya ay pinapakilos niya para sa da'wa, hindi na siya lugi noon. Yung kayamanan ginagastos niya, no? Sa kapakanan ni Allah, sa landas ng Allah, ang kayamanan niyaan, ano, masasayang ba yan? Halimbawa, nakaupo lang siya doon sa bahay niya, Sheikh. Gumagastos naman siya sa landas ng Allah. No? Nakaupo lang siya doon. Kahit na hindi siya nagdadawa. Pero yung kanyang kayamanan ay ginagastos niya sa landas ng Allah. Ano ba ang magiging kapalit nito? Ito po, basahin natin, Sheikh. Sa chapter 2, Suratul Baqarah, 261, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. At sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ikro. Ang nakakatulad nila na gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas kapakanan ni Allah ay katulad ng isang butil. Ng mais. Ito ay tumutubo at lumalaki ng 7 busal. At ang bawat busal ay may 100 butil. Mm-hmm. Then? At si Allah ang nagpaparami ng kanyang mga biyaya. Yun. Sa sino mang kanyang may bigan. Ang katulad pala nung mga nakakatulad sa kanila na gumugugol ng kanilang kayamanan, katulad ito ng isang butil na kapag ito ay tutubo raw, ay magkakaroon siya ng 7 busal o 7 sanga. At ang bawat sanga nito ay merong 100 butil. Ibig sabihin, yung reward na ibibigay ng Allah sa iyo, Sheikh, magmumultiply siya into 700 times, no? Dami, no? So, kahit na nakaupo ka lang, pero tumutulong ka sa da'wa, yung kayamanan mo o yung reward ng Allah sa'yo ay nagmumultiply into 700 times. Hindi nawawala. Hindi ka napupurdoy. No? Kaysa naman ginastos mo sa kung saan-saan,
ibinayad mo na lang sa da'wah, halimbawa sa program natin, no? Nagbayad siya sa ating palatuntunan. Sa pagbayad niya ng palatuntunan natin sa ating programa sa radio, maraming taong nakapakinig. May mga taong naliwanagan. Nag-Muslim ngayon dahil sa tulong niya. Dahil kung hindi siya nagbayad, hindi naman ito, hindi tayo maka-ere, di ba? Pwede. Ang laking reward sa Allah yun. Sa kabilang buhay, aanihin niya ang lahat ng ito. Na kahit na wala man siyang ginagawang da'wa, nakaupo lang sa bahay, ngunit ang kanyang kayamanan nagtatrabaho para sa landas ng Allah. Ikaw ngayon, kahit pa paano, magtatagumpay ka. No? Kaysa naman, antayin mo ba na sa kabilang buhay, itatali sa iyo. Sa liig. Malaki itatali. Allahu Akbar. Possible, itatali. Allahu Akbar. No? Matindi. So, wala na tayong oras, kapatid. Salamat. Salamat, Sheikh Amores, kabugatan. At Brother Patman, ako nang papaalam, no? Wala na tayong oras eh. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, taga-pakinig, lalong-lalo sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, ako po ay patuloy na nag-aanyahe sa inyo sa relihiyong Islam. Ito po ang totoong relihiyon. Ito po ang tunay ng pananampalataya. Dito na po tayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, at ang aking kasama si Brother Patman ng Ulul Albab at si Sheikh Morris Kabugatan. Sa inyong lahat po, hanggang sa muli. At sa mga nagtanong na hindi pa nabasa, inshallah po, sa susunod na mga palatuntunan, sikapin po natin na mabasa ang inyong mga katanungan. Hanggang dito na lang. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa.